Pag-aralan natin ang konsepto ng teoryang Marxismo. Sinasalamin ng wika ang kultura at naipahayag ang kultura sa pamamagitan ng wika. Ang wika ng anumang lipunan, sapagkat malayang maiimpluwensya ng ibang wika at kultura, ay patuloy na umuunlad at nagbabago. Gayun din naman, walang kulturang puro kung kaya't mamamalas sa wika ang mga pagbabago sa pagpapatuloy na pagsulat sa kasaysayan ng tao. Ang kanyang lipunay patuloy rin sa pagbabago kasabay ng kanyang wika at kultura na siyang nagbibigay saysay sa physical niyang pag-iral. Kung susuriin ang lipunan sa pananaw ng Marxismo, makikitang ang kasaysayan ng anumang lipunan ay kasaysayan ng tunggalian ng mga uri. Ibig sabihin, umiinog ang mga pangyayaring natatala sa kasaysayan batay sa mga pangyayaring nagaganap sa pagitan ng mga uri sa lipunan. Si Karl Marx ay isa sa mga taong dakilang nag-ambag sa pagsusulong ng sangkatauhan tungo sa pandaigdigang lipunang malaya at maunlad. Si Karl Marx rin ay isang abogado, kabilang sa mababang panggit ng burgesya o hindi ganoong burgis na o mayaman na sa gitna lamang. Magbalangkas ng sariling paninindigan ang kanyang madalas na gawin. Suriin, mag-isip. Ang pag-aaral na ito ng teoryang Marxismo ay naglalayon na magamit natin ang teoryang pampanitikan para maisiwalat ang kasalukuyang kalagayang panlipunan. Tinitingnan natin dito ang lipunan, ang Pilipinas bilang isang umiiral o gumagalaw na lipunan. Titingnan natin ang teoryang pampanitikan. Ikalawa ay ang maisalang-alang ang patuloy na bisa at sigla ng kanyang mga aral. Pinag-aaralan simula pa nung una ang katauhan ni Karl Marx bilang tagapagbigay ng konsepto ng pag-aaral sa isang lipunan. Ngayon, titingnan natin, may bisa pa ba, masigla pa ba ang teoryang Marxismo na kanya ipinakilala sa atin? At ang ikatlo, ang masuri ang iba't ibang literatura gamit ang kanyang teorya. Nakapagsuri na po ako ng mga palabas, awitin, madalas awitin, na masasabing nasa konsepto ng teoryang Marxismo. Ang teoryang Marxismo ay sumibol noong 19 na siglo. Ito raw ay naging gabay sa pakikibaka ng mga mamamayang Pilipino upang palayain ng sangkatauhan mula sa mga pang-aapi at pananamantala. Nagpakita rin ang teorya ng iba't ibang tunggal. Kapag kagaya na lamang na nasa larawan, kapag mayaman ka, kamag-anak ka nila. Pero kapag mahirap ka, hindi ka nila kilala. Makikita rito na sa isang lipunan ay merong hindi pantay na pagtingin na umiiral. Malakas at mahina. Sa saang salitang malakas at mahina? Ang salitang kapangyarihan at inaapi ay parehong ugnay sa konteksto ng teoryang Marxismo. Ang kwentong walang Panginoon. Kung inyong nabasa ang isang kwento na pinamagatang walang Panginoon, makikita rito na mayroong isang maralitang pamilya na nakikipagtunggali sa mayayaman. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay usapin tungkol sa lupa. At dahil ikaw ay makapangyarihan, kaya mo na lamang saktan yung mga nasa laylayan ng lipunan kasi nga kaya mo
na gamitin ang iyong lakas, ang iyong kapangyarihan kumpara sa mga taong nasa laylayan na nga ng lipunan ay wala pang makapitang makapangyarihan sapagkat halos lahat sa panahon ng 19 na siglo ay nakikipaglaban sa konteksto ng teorya Marxismo. Kasunod, ang diwata ng karagatan. Mapapansin dito, ang dalawang uri ng nilalang, ang diwata at ang tao, kung saan siya ay mas mataas ang diwata at higit na mas makapangyarihan kaysa sa tao. So, litaw na naman ang pagkakaroon ng hindi pagkakapantay-pantay dahil siya ang diwata, kaya niyang paikutin ang mga tao dahil meron siyang kapangyarihan. Though sa totoong idea naman ay sa sabi-sabi ito lumalabas. No? Pero sa kwento, makikita natin na nagpapakita ng teoryang pampanitikang Marxismo ang akda na pinamagatang ang diwata ng karagatan. Ang trending na kadenang ginto ay kitang-kita kung paano inapi ni Daniela si Simba ito, hindi natin kilala. Dahil hindi tayo fan ng kadenang ginto. Bagamat hindi man tayo fan, ay mapapansin pa rin sa ilang mga nagtitrending na video clips na mayroong pang-aaping nagaganap dahil sa pag-aakalang kakamkami ng yaman ng kanyang ama na napang-asawa naman itong nasa kabilang larawan na ito. Ay, gayunpaman, makikita ang litaw na litaw na teoryang Marxismo sa kadenang ginto bilang teleserye sa ABS-CBN. Sunod, ang kinakawilihan ko ngayon na mga awit, hindi ko man kapanahon, ay masasabi kong may malaking ambag sa aking pag-uulat ngayong hapong ito, si Gary Granada. Nung mapansin ko ang isa sa kanya mga awitin, makikita mo kung paano niya tinignan ang lipunan, ang Pilipinas, ang estado, ang status ng Pilipinas pagdating sa hindi pagkakapantay-pantay. Kapag bato ang bahay mo, alam mo, medyo may kakayahan. Ano? Kapag ang bahay mo na may barong-barong, so, kita na rin po natin. Hindi nawawala ang pagkakaroon ng kalabisan ng isang partido pagdating sa teoryang si limot ako, pero ayan, si Freddy Aguilar sa kanyang awitin na Anak ng Mahirap. Dito ay pinakita niya, sinambit niya na kami hinamak ng lubusan, inapit tinatawanan, kami itinuturing na basahan, sila ba'y makatwiran. Tila nagsasalita ang mga taong nasa larawan. At ang naging boses nito ay si Freddy Aguilar bilang pagtingin na ganito yung nangyayari sa kabilang anggulo ng ating bansa. Dapat nating tandaan na laging magkaugnay ang wika sa kultura at lipunan ng iisang bansa. Para maging first world country tayo, kailangan nating mapabilang dun sa, kailangan natin munang mahalin ang ating sariling wika bago natin malasap ang kagandahan ng buhay na hinahangad nating mga Pilipino sa ating bansa. Nakita ko ang aking mga impormasyon na ibinahagi sa inyo sa mga konsepto, sa mga sangguniang nakalahad dito sa itaas.